Yo, what's up sa inyo lahat? WB Milocho. Ang tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito nga mga kabalits, kakapasok lang. Diyos ko, malalang gera to. Mga mandirigma ng US biglang lumusob. China umatake WPS. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Samantala, sa karagdagang balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang Senate Bill 2665 o ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na naglalayon po na patatagin pa ang territorial integrity at seguridad ng ating bansa. Sa botong 22 na sang-ayon, wala pong pagtutol at wala ring abstention. Ay pinalang nakapasa sa plenaryo ang panukala na layong bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng ating bansa na magtatag ng Archipelagic Sea Lanes sa karagatang sakop ng Pilipinas at pagtatakda ng mga obligasyon ng mga foreign ships at aircraft. Binigyang din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na pagtitibayin ng Archipelagic Sea Lanes ang ating maritime domain at makapagbabantay din tayo laban sa arbitrary passage ng anumang foreign vessel o aircraft sa archipelago ng bansa. Paalala naman ni Senator Tolentino na mahalagang maipasa ang Archipelagic Sea Lanes kasama na ang Maritime Zones Act sa gitna yan ng dumadalas at mas agresibo pang mga aksyon ng bansang China. Sakto rin ang pag-aproba ng Senado sa panukala, lalo't ang pangaharas at pambubuli ng China ay umabot na nga sa himpapawid at nalagay pa sa panganib ang buhay ng mga piloto ng Philippine Air Force. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang isa sa mga miyembro ng Kinagrayan Young Guns, o mga kabataan na miyembro o mga bagong miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Iyan ay kaugnay sa hakbang ng Department of Foreign Affairs na maghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng pangharas sa eroplano ng Pilipinas. At yan ay sa isang press conference nga nitong Martes, sinabi ni One Rider Party List Congressman Rods Gutierrez na 100% itong sinusuportahan ang aksyon ng Department of Foreign Affairs. Noong Agosto 8, dalawang fighter jets na ang People's Liberation Army Air Force ang nagsagawa ng dangerous and proactive actions laban sa aeroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ginamitan umano ng mga fighter jets ng China ng flare ang aeroplano ng ating bansa. At binanggit pa ni Gutierrez ang kahandaan naman ni Speaker Martin Romualdez na suportahan ang Armed Forces of the Philippines upang mapalakas pa ang kakayahan at kapabilidad ng mga pasilidad ng ating bansa sa mga ganitong sitwasyon, lalo na't iginigit natin ang ating teritoryo sa loob ng exclusive economic zone. Sa iba namang balita, nagmatigas at dinepensahan ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian ang kamakailang aksyon ng kanilang People's Liberation Army's Air Force laban sa aircraft ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya sa may Scarborough Shoal. Anya, ang Pilipinas ang pumasok sa airspace at lumabag umano sa international law, dahilan kaya't nagpakawala ito ng flares sa daanan ng Philippine Air Force plane. Sinabi din ng Chinese official na dalawang beses umanong pinasok ng Philippine military aircraft ang adjacent airspace ng Wangyan daw noong Agosto 7 at Agosto 8 na lubhang paglabag umano sa kanilang soberanya. Kaya't nagsagawa lamang umano ng kaukulan at lehitimong hakbang ang Chinese military plane bilang tugon at ang kanilang maniobra umano ay profesional at alinsunod sa batas ng China at sa international law. Nauna na ngang tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging aksyon ng China na unjustified, illegal at reckless. So ayon po sa Report International, mga sangkay, ang Amerika daw po ay nagmadaling magpadala ng malalakas na puwersa. Ito po ay ang submarine at maging, mga sangkay, ang aircraft carrier. Talagang malakas na puwersa ang ipinadala doon sa Middle East dahil nga po sa lumalalang sitwasyon. Pag-usapan po natin ito. Okay guys, ano mo? Alam po natin, mga sangkay, na pag pinag-usapan po yung digmaan, ito po talaga ay nakatala sa Biblia, no? And malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Bible, mga sangkay, about global war, about sa mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay. Sa New Testament, naihula po doon na mangyayari ito. At ngayon, mga sangkay, sa kasalukuyang panahon, until now, simula po nung pumutok yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami pa pong mga digmaan na naganap sa ating mundo, mga sangkay. Lahat ng yan ay katuparan ng propesiya na nasa Biblia. Sa Matthew chapter 24. Ngayon, mga sangkay,
Nagpapatuloy po ang yugto o ang kabanata ng propesiyang ito na until now, mga sangkain, nangyayari po itong ganitong klaseng mga kaguluhan sa mundo. Dulot po nito mga sigalot ng mga bansa. Digmaan. Kagaya na lamang po na ito, mga sangkay, yung Amerika, ayon po dito sa report, nagmadali daw po na magpadala ng mga mandirigma papunta sa Middle East dahil po sa sigalot ng Israel at Iran. Na ngayon, mga sangkay, lalo pong lumalala ang sitwasyon dahil nga po sa mga banta ng parehas na panig. Tandaan po natin ang Israel, ang kakampi po niyan, US at marami pang mga kaalyado sa West. While itong Iran, kakampi po niyan ay ang China, asama po yung North Korea, iba pang mga bansa sa Middle East at higit sa lahat ang Russia, na mortal na kaaway nitong US. Ngayon, kinumpirma daw po itong mga sangkay, ano? The Pentagon confirmed late Sunday that Defense Secretary Lloyd Austin has ordered sending the USS Georgia guided missile submarine to the region. Ngayon, ito po yung update tungkol dyan. Panoorin natin. The Middle East, the US moving a guided missile submarine to the region as... Ayan, oh. Ito mismo yan. Israel is bracing for retaliation from Iran and Hezbollah. Tom Sufi Burge is in Tel Aviv for us with the latest. Good morning to you, Tom. Good morning, Robin. Yeah, it's a highly unusual move. The Pentagon going public about the location of a guided missile submarine. So talagang ano to, mga sangkay, open na inilabas sa media ang pagpapadala, mga sangkay, ng malakas na puwersa. Kasi hindi lamang po submarine ito, kundi maging ang isang aircraft carrier, isa pong barkong pandigma, warship ng Amerika ang pinadala doon, mga sangkay. Moving it to the Middle East, the U.S. boosting military assets in this region once again. Over the weekend, President Biden telling Iran not to attack Israel at this high-stakes moment. Kasi may banta, mga sangkay, na pwedeng atakin ulit itong Israel. So ngayon, mga sangkay, lumalala po talaga yung tensyon, lumalala po yung problema. Na baka nga po, sabi niyo sa mga expert, mga sangkay, yung sa mga analyst, possible daw, mga sangkay, humantong ito sa mas malaki pang digmaan, pandigdigan. This morning, the Pentagon moving a guided missile submarine, the USS Georgia, to the Middle East. The location of that sub armed with cruise missiles, normally top secret. Normally, yung ganyang submarine, mga sangkay, ay sikreto lamang kung saan napupunta. Pero ngayon, hayagan po kung saan sila pupunta. Kasama po yung ibang mga warship ng Amerika. By also speeding up the redeployment of an additional aircraft carrier to the region. Ito po. Yan po naman ay aircraft carrier na papunta din po, isinend din po papunta sa rehiyon, doon sa Middle East. Aircraft carrier to the region, the US upping its message of deterrence, telling Iran and its proxies to back down. So warning pala ito, mga sangkay, no? Nagpakita ng malakas na puwersa ang Amerika. At eto na, nakikita po natin, mga sangkay. So kung ano man ang gagawin ng Iran, talagang matinding ano to, mga sangkay, matinding problema to. Kasi andyan na po yung Amerika, eh. Iranian officials this weekend doubling down on their threat to retaliate against Israel after two key assassinations in Tehran and Beirut. President Biden still pressing for peace. I'm working literally every single day and my whole team to see to it that it doesn't escalate into a regional war, but it easily can. And with Israel's war in Gaza raging. Okay, so yan po ang situation ngayon, no? Nagpadala po ng malalakas na puwersa itong Amerika. Yan po. Ano mo yung nagpaparada, mga sangkay, ng mga warship? Ayan po, nakasunod po yung iba. Tapos may submarine pa na talagang broadcast nila kung asan yung lokasyon at saan pupunta. So, ito daw po ay pagpapakita ng malakas na puwersa na just in case may gagawin daw po laban sa Israel, itong Iran, andyan po ang malakas na puwersa ng Amerika. So, mapapansin po talaga natin, mga sangkay, no, na hindi po nagsisinungaling ang Biblia pagdating sa mga ganitong klaseng events na nagaganap po ngayon sa ating planeta. Itong mga sigalot po ng mga bansa ay hindi po talaga ito normal. Ito po ay bahagi ng kung anong nakasulat sa Bible, propesiya,
na ayon po sa Bible, magkakaroon po ng mga digmaan ng mga bansa, magkakaroon ng mga alingaungaw ng digmaan sa ating mundo. At ito po ay nangyayari mismo. Nagpapatuloy mga sangkay. Kumbaga, continuation ito eh. Kasi nangyari na po yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami pa pong mga digmaan na naganap po sa ating planeta. Simula po nung inihayag ang New Testament na nakasulat sa Bible, eh ito po mga sangkay, tuloy-tuloy po itong nangyayari sa ating mundo ng mga sigalot, ng mga bansa at awayan. So ano ang mangyayari mga sangkay? Saan nga ba hahantong itong malaking problema dyan sa Middle East? Sa tingin nyo ba mga sangkay, eh posible po itong magdulot ng malaking problema ngayon sa ating mundo? Ngayong ang Amerika mismo ay hayagan na, na naglabas po ng impormasyon, na nagpadala po ng malakas na puwersa sa rehiyon na ito. Anong susunod? Ikatlong digmaan pandigdigan? Well, magsi-comment po kayo mga sangkay kung ano po ang inyong mga opinion. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. At ito nga mga kabalits natin, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado. Ito yung patuloy nga na talagang ipinapasang batas na ukol nga dito sa bahagi ng mga teritoryo nga ating dapat protektahan nga. At dyan pa nga sulun, pinatigan ng DFA sa paghain ng diplomatic protest laban sa China. Ito yung ginagawa nga ng mga Chekwang to, yung delikadong hakbang na kung saan yung pagpapaputukuman o yung talagang mga flare na pinakawala ng mga Chekwang to na ngayon nga patuloy na ating itong talagang nais kundinahin at talagang paghahain ng mga protesta laban nga sa mga ganyang hakbangin o talagang hindi tamang tugon ng mga Chekwang to. At dito pa nga China nagmatigas at dinepensahan ang kamakailang drop flares incident sa Scarborough Shoal. Ito yung patuloy nga na ginawa ng mga Chekwang to na kung saan inais pa nga depensahan at talagang tayo ang inaakusahan na umano ya pumapasok nga sa bahagi ng teritoryo daw umano nila. Na patuloy nilang inaangkin itong mga Chekwang to, patuloy nais balikta rin yung mga pangyayari o tayo ang palabasin nga masama dito nga sa bahagi ng teritoryong ating talagang binabantayan lamang o talagang minamatsyagan laban nga sa panghimasok o mga tangkain ng mga dipungal at dipunggol ng mga Chekwang to. At dito pa nga US patuloy nga na nagpapadala ng malakas na pwersa yung kanilang mga kagamitan na malalakas kagaya na lamang ng submarine na kung saan yung mga makabagong kagamitan ayun ang tila nga ba pinapadala nga dito nga sa Middle East sa tumitinding mainit na pagitan dito nga sa Israel at dyan nga sa Iran na kung saan patuloy nga na talagang itong US sumusuporta sa Israel na kung saan patuloy na pinadalhan ng malalakas na armas itong Israel nga. Na patuloy nga talagang iniharap ngayon ng US yung kanilang malakas na sandata upang labanan na talagang tugunan. Ang ano't ano pa mga mangyayari dito nga sa parte nga ng Middle East dahil nga sa tumitindi at umiinit na mga hidwaan o labanan dito na kung matatandaan natin na itong US nga talaga nga kakampi nito Israel nga Samantalang ito nga Iran talagang dito nakakampi rito yung mga Chekwang to at dito nga yung mga North Korea at yung Russia nga mga kabalits natin na talagang lubhang ito. Yung maaring talagang pagsiklab ng mga labanan dito nga sa pagitan ng malalakas na bansa dahil nga sa talagang tumitindi at mainit na nangyayari ngayon dito nga sa Middle East na dapat natin talagang bantayan at talagang hindi nga sa walang bahala ito dahil apektado rin dito syempre yung ating bansa dahil kung matatandaan natin dito nga may mga Pilipino rin nga naninirahan na talagang dito maaring isa rin to sa madamay. At patuloy nga sa tumitindi at talagang mga nagiging mainit nga na nagiging pagitan nga ng mga bansang to. Na ngayon nga ito nga Amerika hindi nga nagpapabaya sa kanilang kaalyansa o kaalyado. Na nagpapakita nga ng malakas na pagtugon at kanilang puwersa na hindi matitinag. Na talagang maaring humantong sa talagang kanya-kanyang pagpapadala ng kanya-kanyang malalakas na armas dito nga. Na sana naman talagang hindi humantong sa tila nga ba'y wasakan ng kanya-kanyang umanoy bansa nga. Na sana naman talagang walang madamay at talagang hindi humantong sa pangit na bahagi o parte yung mga nagaganap dito nga sa Middle East na dapat na lamang talagang ipagdasal yung mga pipwede at pipwedeng mangyari na maaaring sumiklab ng mga digmaan. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais niyo i-komento patungkol dyan.
At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, tumuloy ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!